Nag-iisip ka kung ano pa bang gagawin mo or kung para magpapatuloy ka pa ba sa singing? Is this the end? Tigil na ba ako sa ginagawa kong ganito? Happy din, Jona, for you, no? Kasi, yun nga, you've been in the industry for 17 years and for all those 17 years that we've seen you, we've just seen you, ano, we just see you singing, kumbaga. Pero yung other side, hindi mo pa na ipapakita. Masyado. Yeah, alam nyo nga po ba, parang gusto ko lang ma-share din na ano, na syempre sa medyo matagal ka na rin sa industry, parang there were times na gusto mo na rin, nag-iisip ka kung ano pa bang gagawin mo or kung parang magpapatuloy ka pa ba sa singing. Kasi sometimes, baka minsan nabablinded ka ng mga ano eh, ng mga kung ano-anong bagay. So napapaisip ka, ano, mag-quit na ba ako? Ano, especially nung dumating yung pandemic, di ba? Parang halos lahat ng mga performers or mga tao sa entertainment industry talagang nahirapan dahil walang masyadong events, walang masyadong malabasan, ganyan. So, ang daming mga pumasok sa isip na, is this the end? Tigil na ba ako sa ginagawa kong ganito? Mag-venture na ba ako sa ibang business? Ganyan. Since yun nga, naka-experience ako na medyo tumira sa Tanay Rizal. So, parang nagugustuhan ko yung environment doon ng kabundukan, ng mga farming, ng ganyan-ganyan. Sabi ko that time, parang gusto kong ano, yung maging farmer. Maging farmer na lang ako. Oo, the singing farmer, ganyan. But of course, sabi nga ni Tito Gary Valenciano, kasi nag-open up din naman ako sa kanya ng mga struggles ko din bilang performer. Sabi niya, alam mo, okay lang yan kasi season lang yan, phase lang yan na ganyan. But once a singer will always be a singer. Once a performer will always be a performer. So babalik at babalik pa rin tayo doon talaga sa first love natin. So yun, I just ano, gave it the time kung ano man yung parang pumasok sa isip ko at naramdaman ko na hinayaan ko lang siya dyan. Tapos nawala rin naman siya. And ngayon, I'm back with two shows. Diba? So yun. Oo.